Hi guys! Welcome to my YouTube channel again. This is Pearl. I will share to you how I earned my first 100,000 pesos in the month of April. So guys, hinabi ko na I earn. Ibig sabihin, kinita ko, hindi yun galing sa parents ko or pera is, syempre, nasa parents pa tayo umaasa. So, binibigyan pa nila tayo ng pera, kaya tayo nakakahawak ng ganun. Ngayon kasi, although na before 1 year, sumasahod ako ng 12 to 13,000 monthly. Hindi ko na-reach yung, in 1 month, hindi ko na-reach yung 100,000 per month. So this time, during ECQ or lockdown, first time kong kumita ng 100,000 pesos in 1 month. So i-share ko yun sa inyo kung paano ko siya na-earn. Para na rin ma-inspired kayo, hindi lang ma-inspired, malay nyo, gawin nyo rin gaya nito. Para is, keep on watching. And please like, share, and subscribe to this channel. Updated ka sa mga videos ko. See you! So guys, hindi ako ganun kagaling mag-explain kasi nga beginner pa lang ako sa YT industry. So ganito na guys, I will share na kung paano ko nakuha or na-meet yung 100,000. So, hahanapin nyo ngayon kung nasan yung 100,000. So, ayun, yung price kasi ng Predator Triton 300 laptop ko is 72,000. So, 100,000 minus 72,000, konti na lang remaining. Then, yung remaining money, pinaikot ko ulit sa online business. Kaya ngayon, continue yung business ko. So, although na hindi na ngayon kalakasan yung business, pero at least, merong pumapasok everyday. Kesa so guys, ganito yon. Bali, nung March 15, yung na-declared na mag-ECQ or lockdown dito sa Metro Manila, napaisip ako kasi nga, side ko is being an architecture, so dapat construction, di ba? So, nangungontrata lang ako. Kunyari, may project si ganito, may project si ganyan, punta dito sa PC, ganun lang yung project ko, or ganun lang yung source of income ko bago nag-lockdown. Then, through online selling, ang ginawa ko, kasi hindi kasi ako pwedeng walang kita or walang income because I pay a lot of bills monthly, may insurance ako, may renta ako sa bahay, ganon. So, if wala akong work, marami akong bills na hindi ko mababayaran kasi wala nga akong income. So, I decided na yung 30,000 kong ipon, kasi ako, ang hilig ko kasi is yung pag-iipon. So, every month, nag-iipon ako. Kung nakaipon ako ng 30,000 before mag-lockdown, oo, mababa yon. Pero yung 30,000 na yon is winidraw ko siya. Bago mag-lockdown, winidraw ko na kasi nag-iisip ako kung ano yung pwede kong gawin or pwede kong inegosyo. Eh, ang isip ko naman, what if wala akong supplier? How I sell kung wala nga naman akong supplier? So, guys, yung winidraw ko yung pera, ang nasa mindset ko, yung family ko, wala rin source of income, paano sila mabubuhay, which is nasa Pandibulacan sila ngayon. Then, yung sarili ko dito and yung family ko dito, paano ko mabubuhay. So, one night, kunyari mga March 18 ata, walang pumapasok na income, wala talaga. Ang mindset ko, this 30,000, pag naubos namin to within a month or 2 months, ano mangyayari sa amin? Magugutom yung pamilya ko, especially magugutom yung parents ko doon sa Pandibulacan. So, naghanap ako ng supplier. Ang ginawa ko, through Facebook, marketplace, type ako ng types, disabilable, ganito yan, willing to resell, ganito, ganyan. Isa, na magsusupply sa akin, na nakausap ko. Pero ang basis niya is payment first, then bago mo ipapick up. So, ako kasi, o even na may motor kami, hindi ako pwedeng magpa-pick up kasi nga, di ba, naka-ECQ ba, walang pick up, ganon, di ba? So, sila lamob lang mauutusan namin. Nakausap ko siya, then, nag-post ako ng item na meron siya, pinost ko online, raincoat, razor, yoga mat. Yoga mat is yung pang-exercise, then yung razor is yung pang-gupit sa buhok. Then, alam nyo ba na kumita ako doon? Kasi nga, di ba, gupit challenge, yung mga ganun-ganun. So, yung razor ko, almost 300 pieces ata yung nasold ko nung time na yun. Kita ako ng 100,000. So, ang nangyari kasi guys,
bukod sa ako ang kumikilos, may reseller pa ako, nag-open for reseller ako. Although na yung reseller ko, hindi naman kumukuha sa akin ng box. Box retail lang din sila. Pero binatungan ko siya ng 20 pesos per item. Para naman may kita ako, kasi nga, every time na magbubuka ko kay Lala Move is 650 to 850 ang binabayaran ko. Although na yung rate kasi 650 lang, may time kasi na yung supplier ko is pinag-aantay sila ng matagal. So pag nag-antay daw kasi si Lala Move ng matagal doon sa area, ano, may charge daw na 100 pesos. So umaangat siya ng umaangat. Minsan pa nga daw, 45 minutes. Eh hindi ko kasi tansya yung dating doon. Although natitrace mo kasi siya sa app. Pero yung minsan may mga driver pa naman na hindi mo maintindihan. Minsan nga, one time nagsabi sa akin yung Chinese na supplier ko na English. Sabi niya, madam, ang nakakainis daw yung driver kasi nga daw, ang sabi sa kanya is, sabihin daw ni Chinese sa akin na nag-antay daw siya ng matagal para dagdagan ko yung bayad sa kanya. So doon pa lang, mababawasan na yung income mo noon. So guys, magsasample lang ako sa inyo kung ano yung naging process ko, bakit ako kumita. Hindi naman porket kumita ka is napakadali mo lang ginawa yon. Explain ko sa inyo how my days goes on. Ganito, gigising ako ng 6 a.m. kasi ipiprepare ko na yung mga orders. Then, buong umaga niyan, chat, text, call, message, ganun yung ginagawa ko. So, para na ako naging call center na nagpiprepare ng order, nagpapak, lahat na. Bookings, ako na. Kasi nga wala naman akong kasama rito sa bahay na pwedeng mag-monitor ng Facebook ko or ng mga orders. Wala. Multitasking talaga. Then, matutulog ako niyan 3 a.m. kasi 3 a.m. may kausap pa ako eh. Minsan nga 4 a.m. eh. Then, hindi ako pwedeng gumising ng late sa morning kasi nga dapat 6 a.m. pa lang naka-ready na, ipapak ko na lahat, naka-ready na yung, as in lahat ng items naka-ready na to ship, di ba? So, ang tulog ko lang niyan is 3 hours every day during lockdown. So, pumasok yung March na wala pa akong work. Then, nakakita ko ng supplier. Then, on the month of April, sumagad ako. Sinagad ko yung katawan ko. Bahala na. Kasi iniisip ko nga, walang trabaho, walang income. So, kailangan habang ngayon umi-income ako, bakit hindi ko ituloy-tuloy? So, ayun na. So, 3 a.m. ang tulog ko, 6 a.m. ang gising ko. So, 3 hours every day ang tulog ko. Pero, pinaya ko. I'm still alive. And, mataba naman ako, diba? Hindi naman ako pumayat. So, ang nangyayari lang sa akin pala is, yun nga, stress ka. Hindi porket my online business is, hindi ka may stress, hindi ka magugutom, hindi ka mapapagod. Yes, sobrang pagod na pagod ako, sobrang gutom na gutom ako. Minsan nga, nalilipasan na ako ng kain eh. So, yung kain ko, wala na sa normal. Kasi yung tulog ko, wala na rin sa normal eh. So, hindi biro na sinasabi na pag may business ka, petix ka kasi hawak mo yung oras mo. Hindi po talaga yung totoo. Kung maaaring 24 oras kising ka, gagawin mo para lang kumita ng pera through online. Kasi nga, maliit yung world ng online business kasi any person can be a online seller. So, eto na, share ko na sa inyo to. Medyo mahaba na tong video natin. So,